meron din konti mga tol. Kung mapapansin nyo, medyo angat ito. Ito doon sa may headlight natin. Medyo yung disc brake natin mga tol, meron na siyang ukab, which is normal. Pero kapag ka ginaganto natin, ayan, anong magandang angulo? Kapag ginaganto natin, may naririnig kayong hiss. Okay? Naririnig kayong hiss. Inagaram. So, ibig sabihin, masyadong ipit na ipit yung braking pad natin dito. Kaya kailangan natin ipaayos sa mekaniko. Kamusta mga katagumpay? Anong balita sa inyo at balita sa atin ngayon? Ay gusto ko na agad magpasalamat sa inyo dahil sinusuportahan itong channel na to. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi sa channel ko. So pag-uusapan natin ngayon mga katagumpay, kung napansin nyo, hindi ako nakapag-upload ng isang linggo dahil ang problema natin mga katagumpay ay wala tayong ORCR para makapag-travel at mabigyan ko kayo ng update sa kung anong bago ngayon na gagawin natin. So, gusto ko lang mag-thank you kasi nagkagulo kayo doon sa chat box, doon sa, dito sa baba. Nagkagulo kayo dahil maraming nag-comment about sa ORCR. At maraming nagsasabi mga katagumpay na hindi nga tayo makakapag-travel kapag wala tayong ORCR. Pero bukas na bukas, kapag tumila na dahil may bagyo ngayon, kapag umalis na si bagyo nga, Tisoy, bukas na bukas, pupuntahan natin ang lahat ng traffic enforcer at mga pulis, pangkalawakan natin dyan sa Akabuyaw. At sila yung tatanungin natin dahil yun yung valid. Kasi kung puro usap lang tayo sa baba at nagtatalo-talo tayo na kapag walang ORCR ay hindi makakapag-travel. Yung iba sinasabi na kapag ka meron kang permit to travel, makakapag-travel ka. Ngayon, actual natin gagawin bukas na bukas mga katagumpay. Pupuntahan natin yung mga CTMO at yung mga pulis kung may makikita tayo at sa kanila mismo natin tatanungin kung ino-honor ba nila yung permit to travel kapag wala pa tayong ORCR. Alright? Para hindi na rin tayo nagtatalo-talo sa baba. Ngayon mga katagumpay, ay may bagyo kaya nasa bahay lang tayo pero may update ako sa inyo dahil may nakapagsabi sa akin mga katagumpay na ang isa daw problema, ang isa-isang problema ng NMAX natin ay yung kanyang braking pad. Okay? Ang isang issue pala ng bagong NMAX ay masyadong ipet ng braking pad yung disc brake natin. Kaya may nakapag-tip sa atin, maraming salamat kay Air Severino. I-search nyo siya sa YouTube. Kasama din natin yan. Ka-NMAX din natin yan mga katagumpay. Search nyo Air Severino Stories. Subscribe nyo na rin mga katagumpay para updated kayo sa mga aerial shots niya kapag ka mag-vlog na tayo. Okay mga katagumpay, maraming salamat sa pagsuporta. Ngayon, i-check natin. Hindi ko pa alam kung totoo. I-check natin dun sa NMAX natin. Pupuntahan natin ngayon. Kung totoo nga ba na kapag ka nakapark tayo at hindi nakastart, ikot lang natin yung gulong natin. Sabi niya, kapag may naririnig tayong konting hiss, yung kapag ka gumaganon, ibig sabihin may problema yung braking pad natin. Masyadong ipit siya doon sa disc brake natin. Okay? Yung sa pinaka-disc natin. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy, papuntahan natin yung NMAX natin mga katagumpay. I-check natin. Alright? Let's go! This is your man! JTV again! Heal Malalis! So mga katagumpay, sa lukuyang nananalasa ngayon,
ang bagyong Tisoy dito sa Laguna, Kabuyaw, Laguna. At ngayon pa lang daw ang dating ng bagyo at nakikita nyo, ayan, medyo mahangin na, hindi ko alam kung maririnig nyo ako. Pero si NMAX natin na wala pong pangalan ay nandito. Okay, ayan siya mga katagumpay. Makikita nyo, nilagyan ko na rin siya ng logo natin. Kaya kung makikita nyo itong logo na to sa NMAX, ibig sabihin dala ko siya, pre-shoutout tayo. Okay? Shoutout lang tayo. Ibig sabihin, kapag nakapark yan, nandun ako sa lugar na yon. Pwede kayo mag-shoutout. Nagbablog ako. Alright? Tanggalin natin, mga tol. Check natin. Sabing kalsada tayo, kaya medyo mahirap. Ayan. Makikita nyo, ito yung disc brake natin. Tapos ito yung disc pad, mga tol. Medyo maingay lang sa labas. Pag medyo tahimik na, ititingnan natin kung maririnig natin. Didikit natin yung camera. Okay, medyo madumi na siya, mga tol. Kasi nagamit ko na rin siya. Ayan, try natin. May naririnig ba kayo? Uy, meron yun konti, oh. May naririnig akong konti. Kung naririnig nyo, parang kaya, tsaka napapansin nyo, mga tol. Ayan, kita nyo ba sa camera? Napapansin nyo, mga tol. Ayan. Medyo yung disc brake natin, mga tol, meron na siyang ukab, which is normal. Pero kapag ka ginaganto natin, ayan, anong magandang angulo? Kapag ginaganto natin, may naririnig kayong hiss. Okay? Naririnig kayong hiss. Inagaram. So ibig sabihin, masyadong ipit na ipit yung braking pad natin dito. Kaya kailangan natin ipaayos sa mekaniko. Kahit hindi na sa dealer, kasi marami pa daw proseso sa dealer eh. Ipaayos nyo, mga tol, kasi yung akala nyong normal lang doon sa brake pad nyo, yun yung nagiging cause kaya palit kayo ng palit ng brake pad. Masyado siyang ipit dito. So ibig sabihin, dapat kapag ka pinapaikot nyo siyang ganyan, mga katagumpay, kailangan wala kayong naririnig na hiss. Okay, yung na ganon. Okay, so ito meron, kaya kailangan ipaayos natin, mga katagumpay. Okay, kaya tsaka ano, palagi nyo rin i-check all yung ito, itong fuel natin, yung takip, yung pinaka-top takip niya. Kasi ito, akala natin minsan ay nakasara na, pero hindi nakasara yan. Lagi nyo i-check, naging problema ko rin to. Okay? So dito rin sa unahan, ganun din daw mga katagumpay. Sa unahan, ganun din ang isang problema, mga tol. So ibig sabihin, iipit nyo yung, i-down nyo yung unahan, tapos papaikutin nyo rin to kapag may naririnig kayo. Okay, tawagin natin si tatay. Tay! Patulong nga. Okay, tawagin natin yung tatay ko para mailubog niya yung likod at maiikot natin ito kung may maririnig tayo. Alright? Tay, palubog nga nung ano, nung unahan. Kaya ba? Iikot ko lang tong gulong kung may maririnig kami, miss. Kaya? Oo. Okay. Ito, meron din konti, mga tol. Okay? Ayan, oh. Naririnig ba kayo? Parang, tsaka ang bilis niyang tumigil, oh. So, ibig sabihin, ipit. Okay na, tay. Salamat. Ayan, tatay ko, mga katagumpay. So, ibig sabihin, kailangan din luagan to yung pad natin dito sa unahan. Kasi may naririnig tayo, mga tol, na naghihis. Okay? Ayan yung ukab. Okay, which is normal yan kapag nagpepreno tayo. Pero hindi normal dapat, mga tol, na kapag nakapark siya, tapos inikot nyo yung gulong nyo, tulad nung ginawa natin kanina, ay ganun yung mangyayari. May naririnig tayong hiss. Okay? So, yun lang, mga tol. Kailangan i-check nyo palagi yung gulong nyo, dahil ito ang isa sa pinaka-importante natin dapat chine-check palagi. Dahil ito ang magkukos minsan ng aksidente. Alright? Tapos, ang isa ko pa palang nakita, mga katagumpay, dito sa NMAX natin, mga tol, kung mapapansin nyo, medyo angat ito sa may headlight natin, medyo angat yung flarings natin, ito, ayan o, angat yan. Pero sabi sa akin ng dealer, mga katagumpay, normal yan. At chinek ko yung mga NMAX ng kasama natin, ay ganun din, medyo nakaangat din. Alright? So yun lang, mga tol, check nyo palagi yung NMAX nyo. At wala tayong rides ngayon kasi wala pa tayong RCR. Di pa natin mache-check. Okay? Yun lang, sana nakatulong, mga katagumpay. At wala naman, normal naman. Okay pa. Medyo
Madumi nga lang kasi hindi tayo nakakapag-ride. Okay, balik tayo sa bahay. At nakabalik na nga tayo ng bahay, mga katagumpay. At maraming salamat dahil sana nakatulong yung ginawa natin. I-check nyo na ngayon, mga katagumpay, yung NMAX nyo. Dahil kung may problemang ganon, mga katagumpay, ay kailangan nyo nang dalhin sa mekaniko. Ulitin ko, kahit hindi sa dealer, mga katagumpay, kasi sobrang haba pa ng proseso sa dealer natin. Punta ka lang sa mekaniko, pakita mo yung sitwasyon nung brake pad mo at sabihin mo, paluluagan mo or ipapatune up, mga katagumpay, yung brake pad mo dahil maubos ang pera mo, kakapalit ng brake pad at yun ang problema, masyado masikip. Okay? Mga katagumpay, gusto ko rin palang sabihin sa inyo na lahat kayo welcome sa channel ko, pero ang isang bagay na hindi ko nagustuhan, mga katagumpay, yung mga nagko-comment dyan na nakakasakit sa kapwa or dun sa kapwa natin subscriber dito sa Team Katagumpay, kasi Team Katagumpay ko kayo eh. Yung mga nakakasakit, mga katagumpay, please, ngayon pa lang umalis na kayo sa channel ko. Bakit? Ginawa ko tong channel na to para magmahalan tayo lahat. Pure pagmamahal lang, mga katagumpay. Gusto ko, okay lang yan na nagtatalo-talo tayo. Nagpapalitan tayo ng idea, sumasagot tayo ng idea ng tama, or kailangan mong itama yung comment ng isa dahil mali. Okay yon. Pero, kung makakakita ako, mga katagumpay, ng foul na o below the belt na, mga katagumpay, yung meron ng pagmumura, meron ng panlalait sa kapwa, hindi ko ina-allow yun sa channel ko. Okay? First time to na magagalit ako, pero nakakakita ako ng mga comment, mga katagumpay, na nakakasakit sa damdamin ng kapwa natin subscriber o kapwa natin Team Katagumpay. Sa akin, okay lang. Sige, bash nyo ako sa akin. Pero kapag sasaktan nyo na yung damdamin ng kapwa natin Team Katagumpay, hindi ko mapapalampas yun, mga katagumpay. Ngayon pa lang, i-spam na kita, umalis ka na sa channel ko. Okay? Hindi ka welcome sa Team Katagumpay kung masakit kang magsalita at bastos kang magsalita. Alright? Lahat welcome sa channel ko. Welcome kayo, magsasuggest kayo sa akin. Kung anong problema nyo, sabihin nyo sa akin, gagawa natin ng paraan tulad ng ORCR. Malabo yung usap natin kung pwede ba mag-travel. Bukas, kapag maganda na yung panahon, sige. Ako na yung magsasakripisyo para sa inyo, pupuntahan natin. Kung mahuli man ako, wala akong pakialam, at least mabigay ko, mga katagumpay, yung gusto nyo at malinaw yung usapin natin at hindi kayo madamay. Alright, yun lang, mga katagumpay, nagpapasalamat ako sa inyo kasi ngayon, sinusuportahan nyo pa rin ako. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe muna. At malayo pa yung journey natin, iikot pa tayo sa malayong lugar at pupuntahan natin yung mga magagandang bagay ng bawat barangay, bawat city, at makatulong sa inyo kung anong problema ng motor nyo or NMAX nyo. Okay? So, magpapaalam na ako, mga katagumpay. Maraming salamat sa pagsama palagi sa akin. At nararamdaman ko ang pagsuporta nyo sa akin sa pag-comment nyo sa baba kung anong problema nyo, gagawin natin. Nagaharapin ng helmet na matibay, mura, na malapit sa inyo. Pupuntahan din natin mga parts. Pupuntahan din natin. Marami na rin nagko-comment sa atin na gusto nila magpadala ng kanilang item sa shop nila para ma-promote yung shop nila. Walang problema, mga katagumpay. Padala nyo lang sa akin at isasama natin dito sa vlog natin para ma-promote yung shop nyo at makatulong din ako sa inyo. Ganun lang din, tulungan lang din, mga katagumpay. Dahil dito sa channel ko, purong pagmamahal lang. Alright? So maraming salamat, mga katagumpay. Again, this is your man, JTV again. Hingang malalim. And peace. And peace out. Ride safe. I love you all. Hey!